and after serving in his kingdom of Agrippa and Bernice, came out of Caesarea to salute Festus. And when they had been there many days, Festus declared all cause unto the king, saying, There is a certain man left in bonds by Felix, about whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him. Okay, sabay-sabay po. To whom I answered, it is not the manner of Romans to deliver any man to die, before that he which is accused have the accusers face to face, and have license to answer for himself concerning the crime laid against him. Okay na muna yan. Let's pray. Mga namayang salamat sa inyong mga salita. Again, mag-aalala namin paano si Paul ay natapat na tinupad ang inyong kalooban. Maraming consequence, Panginoon. Pero nakikita namin dito yung pagsama nyo sa kanya, kung paano siya pinaprotektahan nyo, Lord, doon minsan na mga setbacks din, Panginoon, siya nasaktan din. Nakukulong, ba't doon yung protection nyo, Lord, and sabi nyo sa isang salita, ito yung naging dahilan din para mag lalo lumawid, Panginoon, yung gawain. So, ganun din po kami sa panahon ngayon, na hindi kami po, Lord, manghina. At times, Panginoon, na parang kami bigo, Panginoon, na gawin ang inyong kalooban dahil sa mga kalaban, Panginoon. Paano kami pinipigil? But as we have this number ngayon, ngayon, kita namin ang desire ng bawat isa, Panginoon, matuto. So we pray na kayo pong makumuna sa amin lagi. Ngayong hapon, kayo mong lalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Medyo... Naku nga. Okay, tama. So, tapos po tayo dyan last. Sinong video sa Book of Acts? Paul. Cesar. Rafael? Ay, Rafael. Rafi? Tama ba, Rafael? Rafi lang. Rafi lang. Okay, ang usaw na. Sinong video sa pinag-usapan natin, Rafi? Si? Okay, lakas. Si Noynoy? Si Paul. Diba? Sino si Paul? Isang Pharisee? Isang Hudyo? Sino ba yung Hudyo? Ito yung dating people of God. Ang galing niya sa Israel. Ang miwalay. Pero sila yung nagtapat sa Diyos. Tuloy-tuloy sila. Hanggang masakop rin yung bansa nila. Inalis sila sa Israel. Binalik din sila. So, nagloko pa rin sila. Tapos pinangako ang Messiah. Darating. Antagal. Silence ang Bible. Tapos, dumating si Jesus. Nung dumating si Jesus, nag-preach si Jesus ng katotohanan. Of course, ang gospel, ang kaligtasan. At marami naligtas. Established niya ang church. Doon mayroon ang church dati. Si Jesus ay siya yung talagang nag-ano niyan. Established. So, anong ginawa nun? Pinatay si Jesus, pero yung mga disciples nagpatuloy. At, yeah, pinersecute sila ni Paul. Inusig. Binuli. Kasi yung nambuli, naligtas din. Diba? Kapag may nambubuli sa inyo, yun ang isipin nyo. Maliligtas ka rin! Galit na galit ka na, di ba? Hindi tayo sinasabing magalit tayo sa kapwa natin. Mahalin natin sila, amen? Amen. Except yung reprobate, ha? Pero yung karamihan, yung pag-asa pa, mahalin natin sila, share natin, at panalangin natin. Pero yung musipon, naligtas. Amen? Naligtas siya, ngayon naglilingkod siya sa Diyos, napakatapat niya, napakagaling, talino. So, dito na tayo ngayon. So, maraming beses siya nagulpe in defense of the faith. Dahil again, ang nag-i-insight dito, mga Hudyo, kung mga ordinaryong tao lang yan, hindi kakalabanin si Paul. Yung mga normal na tao, ganun lang naman tayo, di ba? Yan na, may bigay na ito, saglit lang, ha? Yeah. Sabi ko na dahil pinalit ako natin. So...
Ito pa ako nagpalit, no? So, nangyari kay Paul. Siya na ako. Yung binubully siya, di ba? Siya yung bully. Parang nakakahiya yun, di ba? Sabi nga sa inyo. Kaya siya nang bubully. Kasi feeling niya siya yung tama. At malakas naman talaga siya. Ano may mga kwentong ganyan? Hello, hello. Ganun din. Ano yung kwento na nung una, nung bubuli, tapos bandang muli, sabi nga nila, ay sa mga cartoons, di ba? If you can beat them, join them. Ganun, nangyari kay Paul. Hindi niya maubos eh. Sumama na lang siya. Siya kay Philip, kaya niya hindi niya maubos kasi siya yung mali eh. Especially si Paul ay may zealousness naman sa Diyos. So meron siyang Diyos na kilala, biblical God, kaso hindi si Jesus. So I believe si Paul ay may ano na, kahit naman karamihan ng tao ngayon. Kaya tayo, hindi tayo takot mag-soul winning. Alam nyo ba yon? Kahit maka-experience ka ng tinaboy ka, sinaladong ka, BAM! Ayoko ng soul winning! Sila nahihirapan, alam nyo ba yon? Pag kinatok mo yan, silang mahirapan mag-decide at mag-ano. Anong gagawin nila sa atin? Hindi tayo yung, soul winning kaya ako ngayon? Schedule na yan eh. Bayaan mo sila yung bagabagi ng Diyos. Amen? Dami na namin nakakitang ganun. Nag-struggle lang yan. Sigurado po kayo, ayaw nyo talaga. Isang ano lang, saglit lang ng upo to. O sige na. Ganun yan eh. Gusto rin po nila. So meron ang tao may pagkakakilala rin sa Diyos. I believe ganun din yung ni Paul na, I mean kay Paul, kilala niya ang Diyos kaso hindi lubos at hindi siya ligtas. Kahit may kilala siyang Diyos, alam niyo yung Old Testament, galit siya kay Jesus. Ba't di niya man lang na-recognize si Jesus? Kaya hindi pa siya ligtas eh. Yan, naligtas siya, nangyari niya, nangyari sa kanya, ay pambira, parang siya pa yung naging super star ng Christianity. Amen? Kaya, sino dito yung feeling niyo, ang kulit niyo? Oh, wala akong pag-asa na eh. Oh, pasaway ako sa church eh. Si Paul, even worse. Persecutor siya ng church. Kaya may pag-asa pa yun, di ba? Amen? Hindi lang pag-asa. Actually, yun talaga dapat i-desire niya. At tinitignan niya si Pastor, huwag niyo isipin si Pastor, ano, bata pa to, ano na to eh. Mabait na eh. Sana nga. Brother James, mabait talaga yan eh. Hindi rin. Si Jamie, mabait talaga yan eh. Hindi rin. Ay, si Pamela, mabait yan. Hindi rin. Iba yung mabait na definition ng tao eh. Iba yung mabait, mabuti definition ng Bible. Lingkod ka ba ng Diyos? Amen? So, yes. So, si Paul, naglilingkod na siya ngayon. Ilang ba siya na gulpe? Dito natapos tayo nung nagdepensa siya. Well, wala namang sabi yung kalaban sa kanya. Hindi pa rin siya pinakawalan. No? At sinabi dito sa bandang huli, eh loko-loko rin pala tong si Felix. So, mamaya makikita natin si Festus, ganun din. No? Sabi dito, gusto siyang i-bribe. Gusto niyang i-bribe siya ni Paul. Hindi naman mangyayari yun, siyempre. Yan, tapos sabi dito, yung mga Hudyo. Yan, doon pala ako punta kanina, di ba? Yung mga ordinaryong tao, pag may sinasabi ka, at di sila naniniwala, anong gagawin sa'yo? At hindi ka lang papakinggan, yun lang, yun ang normal. Pero yung mga Hudyo, hindi. Talagang sinunda nila. Yun ang sabi sa, actually, mamaya sabihin ni, ano yan, ni Paul yun.
binurso niya pa. May Kristiyano doon. Saan po may Kristiyano? Wala tayong makita. Doon po, sa malayo. Tama, puntahan natin. Sabi dito, exceedingly mad against them. Anyway, muna tayo doon. So, pero itong mga Hudyo, tingnan mo, willing, si Felix daw, gustong paboran yung mga Hudyo. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi nyo na kailangan din yan eh, no? Politiko yan eh. Ano sa palagay nyo yung gusto niyan? Ha? Ano? Lakasan mo. Anong gusto ng mga politiko sa mga grupo ng tao? Approval. Or? Ano pa yung talagang ano? Matunog. Ha? Yung ano? Yung usapang ano? Ha? Boto, ano pa? Boto sila, hindi naman kailangan boto eh. Mga ano to eh. Sino yan? Sino yan? Ano sabi mo? Yun, di ba kanina yun ang sinabi, gustong magpa-bribe. Hindi sinabi dito pero pera-pera yan. Yung mga Hudyo kahit ngayon daw, pera-pera yan. Anyway, so dito tayo sa 25. So ngayon, sino si Festus? Kung naalala nyo kanina, siya rin yung nag-send kay Paul dito sa Caesarea, di ba? So, pero sabi dito, bumalik siya sa Jerusalem. So, nasaan si Paul ngayon? Caesarea. Si Festus bumalik sa Jerusalem. So, ito, kinausap siya ng mga high priest. Tingnan nyo kung gaano kababait yung mga high priest na Hudyo, ha? Mabait to. Malapit sa Diyos to eh. Tingnan natin, ha? Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul. Pag sinabing informed, medyo ano to eh. Hindi siya... Parang... Pag sinabing informed, di ba? Parang ano yan? Sinabi. Kaya malalaman natin kung ano yung sasabihin na maya. Yung sabi, against Paul. Ibig sabihin, parang kayo pag may kagalit kayo, huwag niyong gagawin yan, ha? Kayo sinungaling. Pero minsan pag galit ka sa kanya, pipiliin mo yung detalye, di ba? Sasabihin mo lang yung bagay na maididiin siya. Ano ba? Kung gusto mo siyang maididiin. Ganyan yan, eh. Sabi din, and besot him. So, pinakiusapan niya talaga. So, talagang, hindi to ano eh, hindi mababaw yung galit nila kay Paul. Pinagplanuan siya. And desired favor against him that he would send for him to Jerusalem, laying wait in the way to kill him. No? Bait nila, di ba, mga priest? Ganito gagawin mo, Festus, ha? Sige na, gawin mo na to. Ipasend mo ulit siya dito sa Jerusalem. Nagulpi na siya dito. Hindi namin siya napatay eh. Pero papuntay mo dito. Aabangan namin. Papatay namin. Mabait, di ba? Mabait ba? Loko-loko to. So, nakita na natin yung 40 last time, di ba? So, ganun ulit. So, ibig sabihin talagang yung kumukulo yung galit nila sa likod ng Diyos kasi likod sila ng Satanas. Anyway, but Festus answered that Paul should be kept in Caesarea and that he himself would depart shortly thither. So, wala akong magagawa kasi ang maganda kay Festus, kasi nga, I believe, protection to ng Diyos. Eh, na, kung dito kayo ng mga past several Thursdays, pinoprotectan siya ng Diyos. At yung mga Romans, may mga batas yan na hindi naman nilagay dyan ng kung sinong tao lang. May mga tao nagpropose yan, pero hindi dahil magaling sila. Ang Diyos ang naglagay niyan. Amen? Na-establish yan kasi iniisip nila, kailangan ganito, kailangan ganyan. Okay, kung naalala niyo yung bakit siya dinala sa Syria, kasi doon parang yung jurisdiction niya. Let them therefore, said he, which among you are able, go down with me and accuse this man, if there be any wickedness in him. So, medyo matalino rin si Festus. Ba't ako? Parang ako maipit dyan. Ako, wala naman akong ano dyan kay Paul eh. Kaya sige, parang pagbigyan ko lang kayo, samahan nyo ako. Diba? Actually, galing na nga sila dun eh. Diba? So, akusahan natin, ha? Lalo si Tertullus, diba?
nag-import pa sila ng ano eh, orito. So, and when he had tarried among them more than 10 days, he went down unto Caesarea, and the next sitting on the judgment seat commanded Paul to be brought. So, ganun na naman. Ano kaya makikinig natin bago? So, malamang wala, ano? And when he has come, the Jews which came down from Jerusalem stood round about and laid many grievous complaints against Paul, which they could not prove. So, lesson dito, pag malinis yung konsensya mo, eh, sabi natin, di ba? Wala kang ginawang mali, inakusahan ka lang, anong kailangan mong gawin? Kailangan ba matakot? Hindi, kasi wala kang ginawang mali, di ba? So, ganun din, pag wala kang ginawang mali, yung mga taong yan, kahit pag galit na galit sa'yo yan, maghahanap yan ng paraan para ma-diin ka. Kaso wala silang magagawa. Kasi pag sinabing prove, paano mapuprove ang isang bagay na banggit ko sa inyo last time, di ba? Mga bago kasi hindi pa alam eh. Nung bata ako, actually yung barkada ko, mahilig siya sa mga detective stories. So yung si, kaya kilala ko yung dati na eh, si, sino ba yan? Detective Conan. Eh, yung bata tayo doon. Pero isa pa, yung mas original, yung nagkaroon ng pelikula ngayon. Kay Sherlock Holmes yan. Matagal na novela yan eh. Yan yung mga binabasa niya. May share niya lang sa akin. Minsan nagbabasa din ako. Pero anyway, ang di ko makakalimutan doon sa sinabi niya, nabanggit ko na sa inyo to eh. Sabi niya, ang galing daw nga ni Sherlock Holmes kasi lahat nakikita niya. Paano mo nalaman? Parang yung Detective Conan, yun ang ginaya nun eh. Sino nakakaalam ng Detective Conan? Sino hindi? Iya pa kayo eh. Yun ang uso eh, di ba? Galing, di ba? Kaya na-amaze tayong panoorin yun. Kasi laging merong may sagot. Obserbahan niya lang yung, ano, yung sagot ng tao. Titingnan niya kung nasan yung tao, yung oras na yan. At ganun-ganun ganyan. So, paano niya nalaman yun? Ang galing naman niya. Bumalik ba siya sa time? Meron ba siyang CCTV? Nakakalat? Hindi eh. Kailangan mo lang malaman yung ibang factors, values, or variables. Pag alaman mo na yon, pwede mo i-derive yung sagot. Parang algebra din. Diba? So, sabi niya pa nga, ito sinabi niya, lahat ng bagay kasi may ebidensya. At pag walang ebidensya, yun ang ebidensya. Atindihan niyo ba yun? Ha? Pag walang ebidensya, yun ang ebidensya. Paano na? Minoloko ko mga tao eh. Naintindihan mo yun? Pag walang ebidensya, yun ang ebidensya. Anong sabihin nun? Ha? Either hindi nangyari o may nagtago na ebidensya. Kasi minsan, yung gusto kong sabihin sa inyo, lahat nga nang nangyari, may magli-live yan ng tracks. At ganun din, kaya nagtatanungan tayo, tinatanong yung mga... Kasi kahit magsinungaling ka pa, alala ko din yung may nag-share kasi sa akin nung ano eh. Medyo tagal tayo ng konti dito. Interesting kasi po ito eh, para makuha ng mga bata especially. Medyo fictional din to, pero may katotohanan medyo. Meron daw mga taong sobrang galing, parang si Detective Conan tsaka si Sherlock Holmes. Siya naman, ang ginagawa niya, more on sa interview siya, tsaka tinitingnan niya yung mata, yung kilos ng ano. Ewan, alam niyo yung series na Lie to Me? Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam. Okay lang yun. Meron ako nung copy, kasi nakulap. Pero yung kwento nun, parang ganun din, detective siya, ano ginagawa niya? Nangyari yung crime last week pa, hindi na pwedeng balikan yun. Ang gagawin niya lang, tatanungin niya yung mga, syempre, mga taong involved. O obserbahan niya yung sasabihin, at kung paano nila sasabihin. At ang pinaka, ano niya talaga, niwa-watch niya, yun nga, yung pag magsinungaling. Kasi pag nagsinungaling, according sa series, may marka yan eh. Sabi nga nila, yung basic niya, di ba? Hindi makatingin sa, di ba, yung mga bata? Hindi makatingin sa mata mo, yan ang mga basic dyan eh. Pero ito sobrang, ano eh, talaga ang pasok po. So, pag nagsinungaling daw yung tao, kahit tumitingin siya sa mata mo,
Minsan nag-twitch lang yung mata or medyo nahiya or medyo gumanyan. Sign daw yan eh. Alam nyo na ba yan? Yung kamakamot-kamot. So yung sabi lang, lahat ng bagay may ebidensya. Pag walang ebidensya, yun ang ebidensya. Pwedeng matrace. So, baka may gusto mag-detective sa inyo. Gusto ko sabihin yun kasi kung mayroong ginawa si Paul, napatunayan sa dami nila. Sa tindi nung galit nila kay Paul. So, ganun din sa atin ngayon. Na, ikaw, Pastor, baka hindi ka ba natatakot, may galit sa'yo. Gumawa sa'yo ng ano, pagbintangan ka. Eh, good luck sa kanila. Diba? Saan sila maghahanap ng kasinungalingan? Diba? So, ganun lang yun. So, kaya huwag kayo matakot. Anyway, while he answered for himself, neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar, have I offended anything at all. So, ang ganda pag malinaw yung konsensya mo, tanungin mo, ano bang ginawa mo masama? Wala. Si Jesus, ganun din yung sinabi niya. Alala niyo yun? Ang daming galit sa kanya. Walang pinagkaiba kay Paul. Sabi ni Jesus, anong kasalanan ko? Sinong makapagpatunay? Wala rin. So, kaya, mga kapatid, importante yung ano, lalo pag maglilingkod ka sa Diyos, especially, kasi tututuan ka ng kalaban. Kaya, make sure, lahat kayo, pastor, hindi naman ako, hindi naman ako pastor, Kaso, sinasabi ko nga lagi sa inyo, lahat kayo, ito mga to, pagod na, ito ba yung mga nag-ano? Ilog. Matagong ilog. Makinig ha? Sarap ng tulog ni Ronald eh. Umayos kasi ng upo. Gusto mong camera kita dyan. Asa na ako? Sa? Yeah, wala siyang, ano, paglingkod ka specially ng Diyos, totoo kami yung testimony mo. Wala yung sabi ni Pastor Lito sa amin. Huwag kang gagawa ng ikatitisod ng mga tao. For example, si Pamela, nakita ni sino bang ini-invite mo dito ng friend mo? Marami, si Razel. Marami lang. Razel, punta ka na sa church. Ang ganda doon, magiging banal tayo doon. Eh, kaso nakita ni Razel si Pamela, i-clean na suot. Well, hindi naman eh. Diba? So, matitisod yung ibang tao. Kasi yung testimony mo, magkakaroon sila ng sasabihin against you. Naintindihan niyo ba yun? Or, kunwari, si Maros naman. O, Maros, sasabihin ni Maros. Sinong inaano mo? Ah, si ate mo pala yun, no? Sinong ini-invite mo, kunwari? Si mama mo, kunwari. Mama, church tayo. Hindi ka nga sumusunod sa utos ko, eh. Punta pa tayo sa church. Naniniwala ba? Kasi mga ganun ba? Kaya, again, hindi ko sinabing ano ha, hindi ko sinabing kailangan natin i-please lahat ng tao sa lahat ng bagay. Hindi ganun, walang ganun. At least lang, yung alam naman natin na kaya natin gawin, okay? Kasi nakatutok sa atin yung mga yan. Pag may nakitang kapulaan sa iyo yan, tamad ka, sinungaling ka, babaero ka, lasinggero ka, ano ba? Sinungaling ka, mahirap yan madala sa church. Amen? Mahirapan tayo lalo. Kaya sinasabi ni Paul, pambihira, tindi ni Paul, no? So pag wala ka nang ginawa masama sa kanila, malakas ang loob mo. Kaso, hindi, again, hindi automatic na madadala mo sila. Kaya sinasabi niya lang para ba patotoo din sa kanila. Kasi kung may masabi sila, di sabihin nyo, ano, ginawa ko masama. Tindihan nyo ba? So, ngayon, ito na si Festus. But Festus willing to do the Jews a pleasure na naman. Answered Paul and said, ito yung sinigusapan nila kanina, will thou go up to Jerusalem and there be judged of these things before me? So, Tagalog, oh, sige. Wala naman sense yung sinasabi niya dito kasi naalala niyo ba kanina, niusapan nila ng mga high priest. Dalin
dalhin si Paul sa Jerusalem para patayin, di ba? So kaya siya sinabi ngayon ni Festus, ibig sabihin, so si Festus maano talaga eh, malaro to eh. Ibig sabihin, gusto niyang, wala siyang pakialam eh. Kaya lang niya sinabi kanina, hindi siya nangako kasi, hindi tama eh. Sabi, hindi pwede siyang dalhin dito, dapat dun siya. Yun ang tama nilang gawin, yun ang protocol nila. Pero sabi dito, ginawa niya pa rin, sinubukan niya at least siguro dahil baka lang si Paul ay may, o sige, tapang ako, sige, balik mo ako dun. Di ba kakaroon siya ngayon ng dahilan na dalhin dun? Tindihan niyo ba? So, loko-loko to si Festus. So, ito, magaling na naman si Paul. Alam niya na yun eh. Ilang beses na nga siya dun eh. Okay. Yan na. Sabi niya, then said Paul, I stand at Caesar's judgment seat where I ought to be judged. To the Jews have I done no wrong as thou very well knowest. Sa Tagalog, parang umaapila na siya. Mabira, hindi naman ako dapat ano dito eh. Hindi naman uhos ganito mga katoy. Tsaka nakita niya siguro ito, sina Festo, sina, sina last week, si Felix. Mga maliliit na tao to eh. Pag si Caesar na, ibig sabihin talagang, alam niyo si Caesar? Sino si Caesar? Ayun ba yung ano? Emperor. Diba? Si Augustus Caesar. So, siguro eh, kung maalala niyo yung nabasa na lang dito, diba? Sabi kasi ng Panginoon, you will witness, under ito, you will be a witness to me also in Rome. So, gusto niya mapunta sa Rome para, siguro nahihinaan na siya din sa mga ano eh. Alam niya eh. At alam, titiwala talaga sa Diyos, pambira kahit sino man, tao pa yan, babanggayin ko yan. Amen? Hindi siya takot eh. Hindi dahil magmayabang ha. Babanggayin ko yan. Wi-witnessan ko yan. Yun tayo eh. So, share ko yan ng Bible. Para maligtas. Kaya sabi niya dito, doon ako dapat, okay, pag sinabing, where I ought to be judged. Dapat doon ako husgahan eh. Pakinggan nila ako. Bakit ako pinaparusahan? Ba't ako inuusig? Husgahan nila ako. Kasi yung pinaka, sabi natin ano eh, pinaka matindi ng judge eh. Yung pinaka ruler na nung buong Roman Empire. Napakaraming ano niyan, pinag-rule niyan. Sino, ngayon, sino sa atin yung ano? Sa mundo natin ngayon, sino yung pinaka ganyan? Wala naman eh. Independent kasi yung country to some degree, di ba? Anyway, to the Jews have I done no wrong. So, paulit-ulit na siya. Wala namang ginawa. Mali dyan eh. Husgahan niya ako doon. At sabi nito, and thou knowest very well. Alam mo naman yun eh. Okay? So, ang nakikita ko dito, alam na ni Paul ito si Festus, compromise na. Ibig sabihin, kahit hindi niya narinig yung mga sinabi ni Festus, saka nung high priest, di ba, nagkotsabang kanina. Alam niya yun. Bakit ba pa sila pinapakinggan? Ano na patunayan nila? Wala naman. Kunwari kayo, kunwari si Chelsea, tsaka si Desiree nag-aaway. Pumunta sa akin si Desiree. What's doing? Huwag mo nang papuntahin dito si Chelsea. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Eh, ano siya eh? Tinuntungan yung paa ko eh. Sinadya niya? Opo, sinadya po. Iisip ako niya. Ano ba ito? O di, tatanungin ko naman si Chelsea. Chelsea, totoo ba yun? Naku, hindi po. So actually kayo, tingin nyo pa lang, alam ko na eh. Baka, anong dahilan niya, di ba? So ano gagawin ko? Hindi ko na bobrot up yun. O, tinutungan ka lang. Anong, papayag ka pa lang. Gagatungan pa kita, di ba? Anong gagawin ko tama, di ba? Mga bata. Ibig sabihin, hindi ko na imamind yun, hindi ko na magugugulan ng oras, hindi ko na papansinin. Eh bakit si Festus, bakit niya gusto pang
i-tabi ito. Uhusgahan pa raw siya dun sa Jerusalem na naman. So I believe, alam na ni Paul to. Kita niya, basa niya na si Festus. May gusto lang to sa ani, sa mga Hudyo. Amen? So ganun din tayo, no? Pag, medyo, alam ko, medyo maano tayo, mga kapatid, ha? Medyo malalim. Kaya makinig lang kayo, kaya niyang tindihin yan. So dating yung panahon, mas matalino kayo sa kahit mga kilala nyo, kaidaran nyo. Ako pag nami-meet ko yung mga dati kong kasama, mga galing talaga, mga honor. Pero yung mga pinagkakabalan sa buhay, huminto na sila sa ano eh, pera. Ayun, pera, wala na. Pupuntabi na ako, ano pang isipin ko, ano pang aralin ko. Sa palagay nyo, kayo, sana wag naman kayong ganun din, ha? Kung mayroon na kayong pamilya, may sasakyan, bahay. Okay. Kahit sekwenta anyos ka na lang, palaro-laro ka na lang. Nakita na ba kayong ganun? Dami nun. Mga hobbies. Natatawa na lang kami pag nakakita kami ng ganun. So wala na silang kailangan aralin pa. Kumikita na sila. Kaya dahil wala sila sa Panginoon, hindi sila nag-iisip ng mas mataal pa. Hindi na inaaral yung mga bagay na dapat nilang aralin. Pero kayo, kung magpapatuloy kayo, mas magiging matalino kayo dyan. At yung mga bagay na tama, at mas malalim yung... Naitindihan niyo kung bakit ganito si Paul. Okay, pakibasa nga po. Ready, go. For if I be an offender, or have committed anything worthy of death, I refuse not to die, but if there be none of these things, whereof this accuse me, no man may deliver me unto them. Oh, inulit niya pa, no? So, isa-isa lang natin, ha? For if I be an offender, inulit niya. Ako ba ay may mali? May ginawa ba akong mali? At gusto niyo akong patayin? Sabi niya dito, kung meron akong ginawa talaga, sabi niya, I refuse not to die. Anong sabihin nun? I refuse not to die. Hindi ako pumapayag na hindi ako patayin. Ibig sabihin, ako mismo gusto ko na mamatay kung dapat ako mamatay. Intindihan niyo ba yun? Sino gusto mamatay? Walang taong ganun, di ba? Pero ba't yung sinasabi ito kasi ang tao dito parang parang challenge to eh. Intindihan nyo ba ito? Yung iba, again, yung iba nagdadrama lang minsan. Sa mga politiko, kailan lang daw nagdadrama si Duterte. May mga ganun kasi para dagdagan ng credibility kesyo yung sarili mo. So, pero yung iba, hindi drama to. Kay Paul kasi, ganun ka strong yung feeling niya about what he's doing. Alam niya, tama to. Minamali siya. Kaya sinasabi niya, kung may ginawa talaga ako, patayin niyo na ako. Gusto ko nang mamatay. Yung sinasabi niya. Intindihan niyo ba? Pero kung kabaliktaran, wala naman akong ginawa, ay pambihira, hindi ako, walang papatay sa akin. Yung sinasabi niya. Kaya sabi niya, I appeal unto Caesar. Ibig sabihin ng pambira, wala akong mali. Alam ko, wala akong mali. Kahit dalin mo ako sa pinakamataas. Pinakamataas na hukuman. Haharapin ko kayo. Nakita niyo yung boldness ni Paul. Wala siyang ginawa mali. Anyway, ito si Festus. Then Festus, when he had conferred with the council, answered, has thou appealed unto Caesar? Unto Caesar, shall thou go? So, dito yung unang confirmation na talagang confirm. Sige, gusto mo dun, ha? Papadala kita dun. Okay? So, success po to kay Paul at katuparan to nung sinabi last time ng Panginoon na pupunta ka dun. Wi-witnessan mo yung mga yan. So, sana ganun din yung desire natin. Eh. Amen? Kunwari, yung tatay mo, loko-loko. Nako. Sige, witness yan ko na lahat. Huwag lang yung tatay ko. For example, ganun. O kaya yung lola kong panate ko. Nako. Sira na natin lahat. Huwag lang to. Hindi natin kaya to. Si Paul, baliktad eh. Yan yung mga pinakamataas dito. Yung emperor. Yan, yun ang gusto kong witnessan. Amen?
So, dapat ganun tayo. Accomplishment natin yun. The more na... Especially kasi ang mangyayari dito, again, hindi naman maliligtas si... si Empero, pero kung naalala nyo, sinabi ko na rin, ang naligtas doon is yung... Naalala nyo ba yun? Sino yung naligtas sa house ni Cesar? Nanay niya ba o... Tingnan natin, nakalimutan ko eh. Balikan natin to ah. Sino yung naligtas? Nalimutan ko na. Ay, Adam nga, bad kung makita mo. Anyway, so naligtas po yung mga kamag-anak ni Cesar. Kung di si Cesar, okay na rin yung second prize, di ba? Tsaka mahirap kasi talaga yung mga rulo, may abang yan. Anyway, anong nangyari? Wala. Okay, and after certain days, King Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute Festus. So, meron na naman tayong mga bagong karakter. Yan ang gusto niya sa pelikula, di ba? Uy, dumating si ano. Sino kaya ito? Papakilala yan. So, papakilala ko sa inyo. Ito ay hari. So, ba't may hari, may emperor? Hindi ko alam. Pero, King Agrippa, ano lang yan? Hindi nagkakamali. Naalala ko sa... Nabasa ko, ano yan, sa region nila. Kung di ako magkamali, sa buong Judah. Okay, naalala nyo pa yung, ano? Yung, yung empire composed of maraming, kasi maraming bansa yan, sinakop nila, sobrang laki. So, ang, pag tinignan mo ngayon yan, sa mapa, napakalaki yun, halos yung Mediterranean Sea, Africa, Europe, nasakop ng Rome yan eh. So sila, probinsya lang. So may mga hari-hari din yan na under dun sa emperor. So yan si Agrippa and si Bernice ang asawa niya. Okay? So medyo gajaming sila ni Festus. And when he had been there many days, Festus declared Paul's cause unto the king, saying, there is a certain man here left in bonds by Felix. Okay? So, siguro naisip niya si Paul, meron kami dito kinukulong, meron di naman dapat nakakulong. Nalala niyo si Joseph? So, by the way, kayo, kunwari, yung kapatid nyo, kinulong, anong gagawin nyo? Kinulong ng nanay nyo. Maawa ba kayo? Siyempre naman, di ba? So, kasi minsan, sobrang baka lasing lang yung ano mo. Maawa siya. So, binanggit niya, kahit minsan, di naman niya mahal si Paul eh, pero, mali kasi yun, di ba? Anyway, binanggit niya. Ay, meron po ditong tao, ginapos namin. Sinabing left in bonds yun. Hinayaang nakagapos. Okay? About whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him. So, maganda naman dito, transparent siya rin kay Hari. Actually, yung Hari, loko-loko rin kasi ito. Anyway, so, yung palang mali na eh, kasi bakit against agad sa kanya kung wala naman siyang kasalanan, di ba? Ang kinukulong, dapat nga, hindi rin kinukulong eh. Dapat pinaparusahan ng may kasalanan. Pero pag walang kasalanan, kailangan ba ikulong? Dapat ba ikulong? So mali, di ba? Walang hustisya yun. Kaya sabi dito, to whom I answered, it is not the man of the Romans to deliver any man to die before that he which is accused have the accusers face to face and have license to answer for himself concerning the crime laid against him. So Tagalog, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, may mga batas sila yung Rome, na hindi pwede nilang patayin agad yung mga tao. Okay, ganda, di ba? Kahit na paano, batas ng Diyos yun, pero ina-apply sa batas ng tao. Okay? So, yun naman tama. Ang tawag natin dito, before that
So yung akusado dapat harapin niya yung nag-akusa sa kanya. Nasabi ko na dati dito, 'di ba? Sa prison ministry ko dati, may nakukulong doon, tapos manda ko, ipapalayain. Ba't mo pinalaya? Sabi ko. Eh, nagreklamo. Wala nang pakialam eh. Kasi, kailangan magbayad ka. Ikaw pala magbabayad doon eh, pag pinakulong mo. Ba't namin ko? Dapat, ba't namin kukulong yan kung wala nagbabayad? Mayroon ganun dapat, may magbayad. May mag-pursue ng kaso. Okay? So, ganun din sila. So, matagal na yung batas na yun. Ganun pala, no? And then have license to answer for himself concerning the crime. So, yung inakusahan din, dapat din siyang magsalita. So, ito yung nangyayari sa atin madalas, ha? Nangyayari ito, kunwari, si dito naman, kunwari, si Jobal, galit kay Denver. Anong gagawin ni, kunwari, walang ginawang masama si Denver, pero galit ka sa kanya. Gusto mo siyang maparusahan. Or magalit lang yung ibang tao sa kanya. Anong gagawin mo? Huwag gagawin ito, ha? Mali ito. Ha? Pero ang ginagawa ng iba, kakausapin niya ibang tao, kasi Denver, ganito yan, ganyan, ganyan, ganito ginawa niya sa akin. Kung hindi marunong to, kunwari lang, anong gagawin ito ni DM? Maniniwala ka na agad sa kanya. Pero ano yung dapat mong gawin muna? Alamin. Very good, di ba? Ganun tayo, ha, mga bata. Nasabi ko na sa inyo yan. Kasi kahit sa church, minsan ganyan, pag hindi nyo alam yan, ugulat na lang si pastor, ba't nag-away mo ngayon? Ba't di na umatid dun? Nag-away lang pala. Walang kabagay-bagay, tapos hindi man inalam kung ano talaga yung nangyari. Alamin nyo muna, kasi katulad dito, paano mo malalaman kung ano yung ginawa niya kung hindi mo siya papakinggan, di ba? So, pakinggan mo muna. Ngayon, ganun din naman ako. Kung ano, ako yung paparusa. Huwag na atin dito, ha? Hindi, nasabihin ko na lang pala. I-text ko na lang. Sabi mo sa kanya, huwag na siya atin dito, ha? Ha? Ano nangyari? Ano ginawa ko? Hindi alam, di ba? Hindi ko malang sa sinabi sa kanya. Hindi niya alam kung sino nagsumbong at ano yung sinumbong. Di ba? Unfair. Kumbaga sa chat group, blinak ka na. Di ba? Bad. Hindi, dapat pakinggan mo muna siya para fair sa both sides. Kasi pwedeng-pwede, pag galit ka na ito talaga, eh, yung sasabihin niya sa'yo ay malisyoso. Ibig sabihin, against sa'yo, mamanipulate yung narrative. Ganun dito mga Roman, ha? Okay? So, dapat, si Paul ay hayaan din magsalita. At nagawa niya na ilang beses yun, di ba? Anyway, therefore, when we were come hither, without any delay, in the morrow, I sat in the judgment seat and commanded the man to be brought forth. Against whom the accusers stood up, they brought none accusation of such thing as I suppose. Galit na galit sila dito, siguro, inutangan ba to? Ano bang ginawa nito? Hinuhulaan niya, ganyan yung mga ano, di ba? Katulad sabi ko nga kanina. Kaya nag-away to. Tinitingnan mo yung motibo. Ano yung mga possible cause? So, ina-expect ni Festo, siyempre, ano yan? Yan nga, baka, ano yung madalas ginagawa ng mga tao? Bakit nagugulpe? May habang. Ano pa? Yung kagalitan ka ng maraming tao, anong ginawa mo? Maingay. Nagnakaw ng malaki. Ngayon, uso ngayon yung mga scam, di ba? Yung mga networking. Ang laki ng napangay na ano, galit na galit siya. So, yung iniisip ni Festus, either nagnakaw to, ng scam, or may binastos. Kaso, pabira, nung pinapakinggan mo na, wala. Ano inaakusa nila? But had certain questions against him of their own superstition. Ano yung superstition? Ano yung superstition? Ayun ba yung ano? Malakas na station? Ano yung superstition? Ha? Pamahiin. Sino may pamahiin sa inyo? Ha? Sino? Umami na. Sinabi superstition, naniniwala ka. Naku, pag gano'n, may itim na pusa dyan. Swerte yun. Ganun ba? O kaya pag may nasa church, inaantok, nako.
Pag may nahulog na kutsara, may darating na pulis. Ganun. O kaya, ano ba? Pag nagwalis sa gabi. Sigurado. Lalabas ang suwara ko. Lalabas ang ano. Ano naman yan? Yan ang superstition. Bakit superstition? Kasi ang tingin ni Ro, kasi hindi ba sila naniniwala kay Jesus eh. Kaya nakita niyo yung tingin ng Romans sa mga Udyo. Hindi sila niniwala. Okay. And of one Jesus which was dead, whom Paul affirmed to be alive. So ang problema lang pala nila yung kanilang yung religion nila, problema nila, pinagtatalunan nila. Itong Jesus, ngayon, pinatay, ngayon, nabuhay. So, gusto ko sabihin, parang siguro na, asal na to si Festus. Malungkot eh. So, hindi niya alam yung gagawin niya. Kaya niya, I believe, inano rin kay Agrippa. Ngayon, si Agrippa pala, medyo expert din to, parang si Felix, pero lalo na si Agrippa. And because I doubted of such manner of questions, I asked him whether he would go to Jerusalem and there be judge of this matter. So, may kasinungalingan siya doon. Okay? Nakita niyo yun? Tinago niya yung katotohanan na sabi niya, kaya niya gustong dalhin sa Jerusalem si Paul kasi gusto silang patayin, di ba? Hindi niya sinabi yun. So, sinabi niya lang para husgahan. So, kinuwenta niya yung nangyari. Sabi niya dito, pero ito si Paul appeared to be reserved unto the hearing of Augustus. I commanded him to be kept till I might send him to Caesar. Okay. So, siyang umapila kay Caesar. Kaya hindi ko siya pinalaya. Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself tomorrow, said he, thou shalt hear him. So, bilang nabanggit ko last time sa inyo, yung mga ruler na yan, yung mga ganyang controversy, gusto nila malaman yan. Mahilig sila dyan. Gusto nila alamin lahat ng bagay. Ang problema minsan yung mga bagay na dapat nilang alamin, yun din nila alam. Tsaka expect nyo na pag na-soul winning kayo, di ba? Huwag kayong madi-discourage pag may taong to, kunwari, ginagalang mo. Matalino to eh. Tapos walang interest sa Diyos. Dapat siguro ako, wala na rin ako interest sa Diyos. Okay? Isang ganun yan eh. Nakaka-influensya, malaki yan. Kaya yung mga yabangan sa ano, ganun po yan eh. Anyway. And on the morrow when Agrippa was come and Bernice with great pomp. Ano yung pomp? Mayabang po to. Parang meron na akong preaching dito. No? With great pomp. Ibig sabihin, nakakita na ba kayo ng ano? Isa, ano ba yung Senado? Ah, yung ano, no? State of the Nation niya, di ba? Yung pagmahan yung mga ano. Ito, papakinggan lang nila si Paul. Ewan mo, siguro mayroon siyang, hindi ko alam eh. Sabi ng great pop, ibig sabihin ito, yung mayabang. May arrive. May entourage siguro, mga ganun. Alam yung entourage. Okay, so yung mga chief captains, principal man of the city at Festus' commandment, Paul was brought forth. So nakita niyo ito ngayon, may audience na naman si Paul. So pagkakataon na naman to. So isang beses na pagbigyan ako ng ano eh, siguro yung pinaka so far, yung pinaka malaking, hindi lang pala. Pero yung pinaka matataas na taong na witnessan ko, nag-preach ako yung sa dati sa amin, sa San. Ito yung mo, isa, yung presidente ng kumpanya umatin sa amin. No? Bible study group namin, nag-organize kami ng inahakapan ako noon. So, pero, ang maganda doon, meron kang audience. Pambira, pag ikaw yung magsasalita, dedepensa ka. Maging matapang ka, amen?
Ang natutunan ko lang doon yun, kailangan talaga handa ka, handa mo yung sarili mo. So si Paul, alam na natin daw. Ano mangyayari dito? Mga principal men pa. Ito yung mga talagang mga leader. Yun ang makikinig sa kanya. Kaya tingnan natin. And Festus said, King Agrippa and all men which are here present with us, ye see this man about whom all multitude of the Jews have dealt with me. Galang. Ayan, si Festus, inulit niya na naman, parang introduction para dun sa mga makikinig. So, sinabi lang niya ulit, pinakilala niya si Paul, kung bakit siya andun. Okay? At sabi dito, gusto na siyang mamatay. Gusto talaga siyang patayin. Okay? Kailangan niya kasi matindi yung labanan dito eh. May kilala ba kayong gusto ba kayong mamatay? Gusto kayong patay? Gusto nung ibang tao mamatay na kayo? Yan ang kaya kilala. Ako parang meron eh. Hindi, hindi nun. Ganun. Pero, ang init ng dugo sa akin. Yung mga ganun. Anyway, of whom I have no certain thing to write unto my Lord, wherefore I have brought him forth before you, and especially before thee, O King Agrippa, that after examination I had, I might have somewhat to write. So si Festus to ha, gagawa siya ng report. Alam niyo yung report? Kaming mga ano, parang for, pag sinabing report, formal writing yan. Okay, magkano kinita natin? Pwedeng ganun. So si Festus, ano siya kasi? Ano siya? Chief? Captain, di ba? So, lahat ng nakakulong doon, may dahilan yun dapat. Pag nagtanong, oh, ilan ba prisoner natin ngayon? Ilan dyan yung mamamatay tao? Ilan dyan yung rapist? Ilan dyan yung napagbintangan lang? Si Paul, di niya alam kung saan niya lalagay si Paul. Ba't ganun? Sige, wala naman ginawa eh. Napagbintangan lang eh. Kasi sabi niya, tulungan niya naman ako dito. Husgahan natin to ngayon. Okay? Kasi wala, wasulat eh. For it seemed to me unreasonable to send a prisoner and not without to signify the crimes laid against him. So, naalala ko yung isang pastor na ano siya eh, na taser. Kasi yung pastor medyo matapang. Naasal siya sa bakit lagi nalang gustong i-search yung kotse niya. So, sabi niya, pambira kayo. Wala naman akong ginagawang masama. Nasa Amerikano naman ako. So, napag-initan siya, tinaser siya. Ang napikon lang siguro sa kanya. Again, yung mga official na yun, dapat may susulat sa report yun. Eh, walang makasulat. Kaya sinulat daw, failure to obey. Bakit mo siya tinaser? Kasi hindi siya sumunod eh. Nag-guess nyo ba? Ibig sabihin, wala siyang dahilan, pero nag-iisip siya ng dahilan dahil asal sa kanya. So, sinulat na lang ng ano, nagsulat nga, kaso hindi naman eksakto. Failure to obey. Hindi ka sumunod eh. Ganon din ngayon si Festus, walang may sulat. Okay, tuloy pa ba natin to? Dati, kadating pa lang eh. Hindi ka ba nasabihan din? Na eh. Ah nga eh. Kasi nag-ano na ngayon eh. 6 PM na yung... Eh sila, malayo pa. Ayan, so tuloy natin. Ayan pa tayong 5 minutes. Ilang minutes na ako dyan, bud? 56. Okay, sige. Ay, mabutan siya. So, dito na kasi yung meet niyan eh. In 25, introduction lang. Ito, sa Acts 26, dito na mag-uusap. Magde-depensa si Paul kay King Agrippa. So, then Agrippa said unto Paul, thou art permitted to speak for thyself. Okay, salita ka. Inaakusahan ka eh. Sige, salita ka na. So, ito na naman. Opportunity to preach and to witness. Then Paul stretched forth his hand and answered for himself, I think myself happy, King Agrippa. Naalala niyo, parang ganoon ni kay Felix, di ba? Hindi siya nang mabola, pero gusto niyang ihayag na may confidence siya sa Diyos at sa tao maghusga sa kanya.
because I shall answer for myself this day before detaching all the things where I'm accused of the Jews, especially because I know that thou art expert in all customs and questions which are among the Jews. Wherefore, I beseech thee to hear me patiently. Ibig sabihin, si Agrippa, alam niya yung mga nangyayari. Kasi nga, paghari ka, dapat alam mo yung nagagagawa mo. Amen? Nasa Proverbs yan eh. Nakalimutan ko. Pero yung it is done of the king to search out the matter. Parang ganun. Kasi alam niya dapat lahat ng bagay. So, si King Agrippa, dahil sa part na jurisdiction niya, Judah, kailangan alam niya yung mga tao doon, di ba? So, inalam niya yun. Kaya si Paul ngayon, may confidence siya na, hindi ko kailangan itong... alam mo yung nangyayari dito. So, mahaba to. Kaya sinabi niyang patiently, magkukwento siya mahaba. Okay? So, kayo, may patient pa kayo? Okay, matagal na tayo yun. Ha? Sige, dyan na muna tayo. Mag-uumpisa na siya ng defense kay King Agrippa. May question ba kayo? Clarification? Yeah. Wala na. Okay, again. So, let's pray. Lord, salamat sa muli ang pag-aralan namin ng inyong lingkod na si Paul, kung paano siya nag-depend sa Panginoon at mga ginagawa niya at yung mga circumstances sa kanyang buhay, Panginoon, na dahil problema kahit siya naglilingkod sa inyo, Panginoon, nawa, makita namin ang aral dito, Panginoon, na maging matapang kami, i-cover nyo kami, Panginoon, dahil katulad ng mga batas na na-set in place para maprotektahan kami, Panginoon, ganun din po kami ngayon, panahon namin, maging matapang kami sa pagtupad ng tama, ba't maingat din po, Panginoon, matalino, diwala kami sa inyo, at the same time, may inaaral namin kung anong dapat namin gawin, exactly, mga bata pa po, Panginoon, mag-observe lang sila, but tiwala din sila sa inyo, Panginoon. Basahin yung salita, alamin yung kalooban. In the future, sila po igagamitin nyo rin. Sa aming mga adults, Panginoon, gamitin nyo po kami. Aming mga shortcomings, Panginoon, kayo magpuno. Kayo pong tumulong sa panahon namin, Panginoon, na kung ano mang itong nangyayari na naman, we can only guess, Panginoon, kung anong dahilan nito, Panginoon, ba't malinaw po dito, inuusgahan yung mundo sa kalokohan ng kasalanan ng mga salibutan, Panginoon, we pray na ang anak nyo hindi matatakot, mag-gust Lord, lalo magtatapat. Alamin kung ano nangyayari, and therefore, gawin, Panginoon, ang narapat na gawin. Maglingkod, magtapat, at tiwala sa inyo, Panginoon, tulad ni Paul. So, kayo pong ingat for the rest of the week. And also sa araw ng bukas, Sabado, Panginoon, sa aming soul winning, handaan niyo po ang puso nila, isipan, sa mga soul winner, ingatan, mga tao maliligtas, Panginoon, handaan niyo din po sila. Bigyan niyo po ang magandang resulta. Mga sakit, Panginoon, mga pagpagaling din po, Panginoon, at makaiwas kami, Lord, sa kanong gawa ng kaaway. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.